Hello guys and welcome to my channel. So, nandito tayo ngayon para matuto or kung para malaman yung mga hacks natin sa aviation kung paano nyo ma-achieve yung mga goals nyo in becoming a pilot in a more practical way. My life be like, ooh, wow. Yeah, ooh. My life be like, ooh, wow. Okay, so mostly kasi ang problema sa flying, financial problem po yung problema natin. Paano yung approach natin para ma-achieve nyo yung dreams nyo in becoming a pilot? Dalawang diskarte po sa flying. Yung number one is modular and integrated flying. So ano po yung pagkakaiba ng modular at saka integrated flying? Pag sinabi nyong integrated flying, yan po ang tinatawag natin na lahat-lahat na. Okay? Kinompak na yung training nyo within 18 to 24 months of flight training. Diyan po kayo magagastos ng buo-buo. Okay? One shot po yung mga ibibigay nyo tuition. For example, kung ang tuition nyo is 2.5 million or all the way ayan to 6 million, magbabayad kayo ng ganyang klaseng amount within that range. 18 months to 24 months. Dapat i-complete nyo yan yung bayad dyan. Now, mayroon din mga study now pay later program na financed by the bank. Especially ng so far may dito sa Alpha Aviation kasi nag-o-offer sila ng study now pay later program which is financed by the RCBC. If you want to know about that, well, you can inquire dun sa Alpha Aviation kung paano po yung discard nila. And then, yung next po, may, I think may scholarship program na binibigay din ng yung FILSCA po. Regarding to the details ng FILSCA, you can go to FILSCA and then you can also ask them kung paano ba yung discard ng scholarship program nila. So, yun yung mga trainings na ganyan. They are related with integrated training. Ganon po yung diskarte. So the best way is go for modular training. Kasi magbabayad kayo patingi-tingi lang. Okay. And depende kung kailan kayo available or kung kailan po available yung pondo nyo para dun sa training nyo. Okay. So don't go for integrated training. Kasi yung integrated training po para lang yan sa mga yung may pondo na talaga na ready na yung budget nila. Kasi within 18 to 24 months they can pay that amount in order to finish your training in a sa integrated training. Yung maganda lang sa integrated training kasi mabilis, di ba? From 18 months to 24 months tapos na yung training nyo. You can proceed to whatever you want to do. Okay? Sa modular naman, medyo matagal. Matagalan din nga kayo. Umaabot kayo ng 2 years, 3 years. Pero yung importante dun, naging piloto na kayo. Okay? Yun ang importante. You will earn already your wings and your license. Yun ang importante. Kahit private license lang yan, pero at least piloto ka na. Yun ang importante. Kasi kung yun naman yung dreams mo, nandun na, naka-achieve ka na, di ba? Nakalipad ka na, may lisensya ka pa. Although, hindi ka pa makalipad ng malalaking jet. Alright? So, paano ma-achieve natin yung goals nyo? Kung yung budget nyo ay hindi nyo kayang bayaran yan, dere-derecho. So, don't go for integrated flying. Okay. Yung advice ko sa inyo is go for modular flying. Dalawa po yan, integrated and modular. Mas maganda po yung modular training kasi flexible yung time niya. Magbabayad lang kayo, depende kung kailan lang kayo may budget para lumipad. Okay, like for example, you can start a ground school lang muna. Okay, at least you can apply for student pilot license. And then, magbabayad kayo for ground schooling lang muna. Okay, for 3 months. And then, pag wala naman kayong pera, then mag-iipon na naman kayo for your, 40 hours of flight time. And that is around 1 million ata. Ayan, 1.5 million para sa 40 hours of flight time nyo, which you will earn private pilot license. Kasi prerequisite po yung private pilot license para maging commercial pilot license kayo. Alright?
Now, 40 hours lang yung target dapat dun. So, I think within 20 hours, magre-release kayo as a solo pilot. Kasi ngayon mga insurance, dati sa amin, kung 8 hours o 13 hours, i-release ka na as a solo. Pwede ka na mag-solo from 8 hours to 13 hours. Pero ngayon, due sa mga insurances, ganun, yung patakaran nila, nasa 20 to 22 hours dapat i-release yung estudyante para mag-solo. Now, yung remaining hours nyo para maging 40 hours doon, doon na kayo magbi-build up ng time mga ibang activities like cross-country, navigations, etc. Okay. The moment you will reach 40 hours, ang gagawin nyo ngayon is yun na, pupunta kayo sa CAAP, mag-exam kayo doon, tapos babalik kayo uli para sa check ride nyo. So, right after the check ride, you will receive your... Pipirma na yung instructor nyo na yung bibigay niya yung grade nyo doon. So, that is the time you can consider yourself as a private pilot. Pero, ang meaning po ng private pilot is hindi pa kayong pwedeng gumawa trabaho commercially. Meaning, hindi pa kayo pwede bayaran ng tao para lumipad para sa kanila. You cannot do that as your profession. Pwede nyo gawin yan as a leisure flying lang o palipad-lipad lang dyan o kung may eroplano kayo, sariling eroplano kayo, you can use that for your own personal flying. Okay, kung may mga barkada kayo, pwede kayong mag-rent ng aircraft and then pwede kayong mag-strolling-strolling, maglipad-lipad lang, ganun. Pakonyo-konyo type, di ba? Okay. So hanggang dun lang. So kung hanggang dun lang yung budget nyo sa private pilot, bayaran nyo lang yung private pilot course nyo. Alright? So, mag-iipon na naman kayo uli kasi ang next step natin is to become a commercial pilot. So, dapat mag... medyo malaki po ito kasi you have to finish at least 150 hours of flight time. So, paano natin ma-achieve yung 150 hours of flight time? Gawin nyo na lang yung parang load. Yung flying kasi is parang load lang yan. Okay, ilo-load nyo yung oras nyo, tapos maglipad kayo. So, for example, may budget kayong 300,000, bayaran nyo yung school. So, within that 300,000, lipad-lipad na naman kayo, 40 hours lang. Or, I don't know, dun sa 350,000, sige, tingnan nyo kung ilang flights kayo makukuha dun sa 300,000. Okay, sa 300,000 kasi... Maraming flights na yan. Okay, actually, medyo marami-rami na yung flights na yan. So, ganun lang yung budget nyo. 300,000. Hanggang maabot nyo yung 150 hours, which will qualify you as a commercial pilot. Okay. So, right after that, yung 150 hours nyo, mag-apply kayo sa CAAP, mag-board exam kayo doon, tapos babalik kayo sa school nyo, tapos mag-check ride na naman kayo uli. And then, once... pinirmahan, pumasa kayo dun sa check ride na yun, and that's the time you will consider yourself as a commercial pilot. Pero, remember, 150 hours lang yan. Walang kompanya sa buong mundo mag-hire sa inyo kung ganun lang yung oras nyo, 150 hours. So, what's next? The best way is to build your time as a pilot. So, magjo-join kayo ng mga cargo flights. Okay, so maghanap na kayong job hunting na yan. Pupunta kayo from hangar to hangar kung you will be searching for a job. It's either magiging cargo pilot kayo o fish run, yung magkakargo kayo ng isda, ganun. Kung hindi naman kayo, yung hindi nyo feel maging flight instructor kasi it takes... a special skills to become a flight instructor kasi dapat teacher po kayo, yung teacher by heart. Okay, marunong kayo magturo, you have the confidence to fly with a student, especially lumilipad po kayo sa isang tao na hindi po marunong lumipad, so kayo ang magtuturo sa kanila kung paano lumipad yun ang eroplano. So go for cargo flying na lang, or kung gusto nyo maging tourist pilot, aerial tours, so yun, join kayo dun. Alright, so you will build up your time until you will reach 500 hours, or kung mas sobra pa sa 500 or 1,000, mas maganda na. Now, kung magjo-join naman kayo ng flight instructor training,
flight instructor rating, may additional bayad na naman yan. I think ngayon nasa 400 to 500,000 pesos po yung training ng flight instructors. Kasi kailangan nyo at least 20 hours. Yeah, at least 20 hours of flight time para maging instructor kayo. Para pwede kayong mag-apply ng instructor pilot license. Now, the problem doon sa instructor pilot license, kailangan nyo ng 200 hours. Okay, 200 hours in order to apply for flight instructor license. Pero dun na, yung 200 po, kasali na yun doon sa rating ng flight instructor. Kasi from 150, mag-add na lang kayo ng 50 hours of flight time para maka-apply ng flight instructor license. So, yung flight instructor license po, yun ay isang golden ticket para mag-build up ng time nyo and confidence and experience. Kompletos ricados na po kasi kung magiging instructor pa kayo, kasi nandun na yung oras, binabayaran po kayo ng kumpanya para mag lumipad. Aside from that, nag-gain din po kayo ng oras. So, it's shooting two birds in one stone. Step by step, tuturuan ko na naman kayo later kung paano mag-build up ng time para ma-qualify kayo dun sa 500 to 1,000 hours po. Okay? So, guys, thank you very much for coming. I hope to see you again. Tuturuan ko pa kayo. Kung may mga questions kayo, just drop your comments below. And please don't forget to like, thumbs up, and subscribe. Click the bell, ring the bell, tune. And always remember, never say never, always believe. Always follow your dreams, guys. Do not quit. Okay? Lahat ng bagay po ay may solusyon. This is Cap Clint, and safe skies to all of you. Keep safe, guys. My life be like... My life be like...